Formal nang kinasuhan sa piskalya ng paglabag sa Animal Welfare Act ang lalaking gumaha sa umano sa inahing baka sa Cavite. At ito po mga kapamilya, hindi lamang pala ito ang unang beses na nakipagtalik ang suspect sa isang hayop. Nagpapatrol Dominic Almeloro. Mainit pa rin pinag-uusapan dito sa Barangay Bigado sa Silang, Cavite ang sinapit ng inahing bakang ito na matapos dukutin ay ginaha sa umano ng 41 anos sa tricycle driver. Naaresto ang suspect matapos ang maaktuhan mismo ng may-ari ng baka na si Mang Rustico Sarno habang hubot-hubad na nakikipagtalik sa kanyang alagang hayop. Sobra naman na ginahasa niya yung hayop, makahayop yung kanyang ugali. Dapat niyan ginaputulan ng ari Napakabastos naman talaga yung tao na yun Humingi ng tulong noon si Mang Rustico sa dalawa niyang pamangkin at naaktuhan din nila ang ginawa ng suspect sa baka habang nakatali ang ulo nito sa puno ng saging. Hinihinalang lulong sa droga ang lalaki nang gawin ang krimen dahil nakuha sa kanyang dalawang aluminum foil na gamit sa paghit-hit ng shabu. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, hindi masabi ng suspect kung bakit niya nagagawang makipagtalik sa isang hayop. Pero umamin daw siya na hindi ito ang unang beses na siya'y nanggahasa ng baka. Nagawa niya na rin ito sa bahay ng Alfonso at sa bahay ng Mendez. Hindi nga lang na-report. Hindi rin makakalimutan ni Aling Andrea na dati na niyang nasitang suspect matapos dukutin din ang kanilang dalawang alagang baka. Siguro ganun din ang nangyari sa baka namin. Anong ginawa? Tinapos talaga, tinali yung mga paa, iniwan din naman. Kanina sinampahan na sa piskalya ang suspect ng paglabag sa Animal Welfare Act at illegal possession of drug paraphernalia. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Bahala na po kung ano po yung nararapat. Kinundi na naman ng Philippine Animal Welfare Society ang pagmamalupit at kahalayang ginawa sa isang hayop. Handa naman silang tumulong kay Mang Rustico para hindi mabaliwala ang paghingi ng ustisya para sa kanyang alaga. Dahil sila man ay hayop sa ilalim ng batas, sila ay may karapatan din. Ayon naman sa isang psychologist, may sakit na bestiality ang suspect. Ang bestiality, yung nagkakaroon sila ng sexual activity already with the animals. He finds fulfillment sa kanyang act na nakikipag-sexual contact sa animals. Hindi daw dapat basta husgahan ang may ganitong mental condition. Hindi lahat ng ganun tao ay masama. Hindi natin alam ang nararamdaman nila. Mas maganda, magsama-sama tayo. Pag-usapan natin batas, animal rights, health practitioner. Pag-usapan natin kung paano natin matutulungan instead na husgahan natin sila. Mas makatutulong din daw sa mga taong may bestiality na sumailalim sa gamutan at therapy. Dominic Almelor, ABS-CBN News.